Inilabog ng sunog ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kagabi, kaya agad inilikas sa mga bagong panganak na nanay at kani-kanilang mga supling. Base sa initial na investigasyon ng BFP o ng Bureau of Fire Protection, problema sa electrical wiring sa elevator ang posibleng sanhi ng sunog. May report si Bernadette Reyes. Nasunog ang elevator sa ikalawang palapag ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kagabi. Sa isang cellphone video na kuha ng bantay ng isang pasyente, mapapansing na sa labas ang mga nurse ng ospital. Maya-maya pa, may mga nagsitakbuhan malapit sa fire truck. Makikita rin ng nurse na ito na inaalalayan ng babaeng may buhat-buhat habang bumababa sa isang hagdan, pila-pila habang lumilipat sa mas ligtas na lugar. Sa initial na investigasyon ng BFP, problema sa electrical wiring sa elevator ang posibleng sanhi ng sunog. Isang kaanak ng pasyente naman ang nagreklamo sa paraan ng pagresponde ng mga empleyado ng ospital sa insidente. Kung nakita nyo lang kanina, ibinaba lahat yung mga baby. Yung mga sasakyan, lalo na yung ambulansya, nakabukas pa yung makina, yung usok ng tambucho. Hindi na sila naawari sa mga baby. Sa kabila nito, ayon sa BFP, na-action na naman daw agad ng maintenance staff ng ospital ang apoy. Ginamitan nila ng mga fire extinguisher ang nasusunog na elevator. Yung mismong panel niya yung ano. Pero sa ngayon, kasi under investigation pa siya, so hindi pa namin matukoy kung ano ba talaga yung mismong pinagmulan. Mag-aalas 12 ng ating gabi nang tuluyang maapula ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa pamunuan ng Fabella, balik normal na raw ang operasyon sa ospital. Hindi naman daw naapektuhan ang mga sanggol, maging ang mga nasa neonatal intensive care unit. Taong 1920 pa nang maitayo ang Fabella na meron lamang noong 6-bed capacity. Kalaunan ay kinilala itong National Maternity Hospital dahil na rin sa dami ng mga nanganganak dito. Dahil na rin sa katandaan ng ilang gusali gaya ng Fabella, ilan sa mga ito ang malapit sa sunog. Kaya naman mahalaga raw ang malimit na pag-inspeksyon ayon kay Architect June Palafox. Gayun din ang pagtitiyak na may sapat na kagamitan para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Saka yung smoke detectors, nasa building code yan required na it should be regularly tested. Tapos yung mga fire extinguishers in strategic areas of the building. Bernadette Reyes, GMA News.